What's going on, guys? Don is here. And today, may kakaiba tayong gagawin ngayon. This is not about a built video, kundi mag-experiment tayo regarding dito sa mga wood glue. At may isasama na rin tayong regular glue para malaman natin kung pwede rin ba ito sa ating mga projects. Pero bago ang lahat yan, mag-intro muna tayo. So guys, para sa video na to, nag-invite ako ng isang sikat na scientist na hindi naman siya masyadong kilala para gawin tong experiment na to. Let's all welcome Dr. DJ. Nandito ako ngayon para mag-experiment kung ano pang magandang gamitin. Lalo na dito sa Eumers Blue Max at sa Final Good Look na kalayong pang outdoor project. Ngayon, nagsama na rin ang yung Eumers na regular wood look at ang Gildansi School na look. So, titest natin yung strength nila at yung tatagal nila sa tubig or kung tatagal ba sila sa mga outdoor project natin. So, dito guys, meron na akong mga test piece na na-ready. Sinalatan ko na rin sila, for example, dito Pioneer. At ganun din sa iba. Ngayon, ang gagawin ko dito, ito ako naka-edge dyan siya. Ito rin from edge to face. So, parehong matibay na dyan ko niya kasi hindi ka tulad nung sa pag sa end vein to end vein o end vein to edge. Yung end vein kasi medyo hindi magandang pag sa tulad. So, ngayon, ganun ang gagawin ko dito. Kakram ko siya. This one's para sa strength test natin. Then after that, bubabanan sa tubig. So, ito guys, na-clamp na natin siya. Siguro, closure na lang natin para mas maganda 24 hours para siguradong dry. Pero gusto ko lang din lagyan ng blue velvet sa zero para malaman din natin kung sinong pinakabis mabayo. So, after this guys, siguro mga 20 minutes balikan natin para mai-record natin kung ano yung mga pwede natin i-record. Doon muna. Ang kulit kasi lang natin yung definitely yung school blue clear yan tsaka itong pioneer. Hindi matay na ito eh. Kasi nagagamit ko na yan. So, see later. Hours later. So, welcome back guys. After 2 hours, balik naman tayo sa ating experiment. Titignan natin kung sino yung bis matayo sa kanila. Pero obviously, makapagpati mga nilagay ko. Kaya yung vlog niyan, hindi ba tayo? Pero check muna natin itong school blue. So, basa pa siya, no? May sumama pa dito. Tignan natin itong sa regular. So, may muna yung labas na pizza max. Hindi na rin yung labas. Pero malabot pa ito. Pioneer naman. Ganun din. Masapay sa school blue. So yung mga wood blue natin, yung regular, yung Eumers Max, saka Pioneer, dry to touch na siya after 2 hours. So kailangan na natin balikan bukas to para sa strength test. Then tsaka na natin diyan sa moisture. Okay. Then 24 hours. Para matuyo na itong mga sample piece natin. Pero I forgot to mention pala na nakita ko rin itong experiment na ito sa Facebook. Pero meron din siyang YouTube channel si John Uy Arts. So, maganda rin yung nag-experiment siya niya. Actually, mas maganda yun kasi meron siyang mga ibang product like Stickwell, Apollo, and Shenwood na wala itong Elmer's
sa experiment niya. So mas maganda yun kasi hindi ko na kailangan bumili nung abundance. Kailangan ko lang yung nandiyan sa shop. Well, ito na yung mga results. Mabali yung school blue. Clear siya ng clear. Saka naging flat siya kasi pwede ako matagal matuyo kahapon. Then nag-subside pa siya. And then ito naman Emerson blue na wood blue na pang timber lang, pang interior. Nakita niyo brown siya natuyo. And then punta naman tayo sa Elmer's Blue Max. So dark siya, no? Dark siya na natuyo siya, dark brown. And then dito naman tayo sa Violet Wood Blue. Exterior and interior blue. So kung makikita niyo, hindi siya, pero dahil makapal yung nila dito, meron pa rin siyang white blue sa loob. Pero tayo na siya, saka clear na yung iba. So gagawin naman natin yung strength test. Medyo excited ako dito sa school blue kung ano eh. Effective yung pala sa mga interior project natin. So guys, ito nag-set up ako dito para matest natin yung strength niya. Tapos yung re-record ko na lang din para sabay-sabay sila. Surprisingly, nakasabay yung school blue kasi ito quarters each sa F lang. Pero ito kung nakita nyo dito, hindi naman yung blue nag-break yung fiber niya, sumama rin yung fiber ng kahoy. Dito naman sa regular Elmer's blue, medyo mas madikit pa yung hanggang ngayon. No? So ganun din, hindi naman nag-break yung blue yung fibers na rin. So pagdating naman dito sa Max, ganoon din, same result. Pero medyo mas malakas na siya kasi mas malaki yung chunks ng wood na natanggal. Pero again, yung blue niya, hindi naman siya doon nag-break sa kahoy mismo. Then dito naman tayo sa Pioneer. O ganoon din, no? Break din yung wood pero yung blue lang. Ngayon punta naman tayo sa pagdating sa tubig, mababad natin sila. So guys, ito may nag-ready ako dito yung rainwater. Para dito natin ipagbabad yung mga sample piece natin para sa experiment. So ito guys, talagay na natin. Kaya nilagyan ko rin ang mga glue dito sa labas para makikita natin kung natutulog ba siya. Tatakpan ko na lang. So guys, nalabad ko na yan. Puro sisip-silipin ko na lang. Huwag ako sisilipin dito yung mga nilagay kong glue sa labas. Okay, mag-alasan tayo ng data para update ko na lang kayo sa kung naman ang results. So guys, after 5 hours, medyo gabi na. Gusto ko lang silipin yung glue kanina na nasa ibabaw eh. Para makita ko ano nangyari. So ito sa regular na Elmer's. Yung pang interior glue lang. Kung makikita nyo, natunaw siya, no? Oh no! Dito pa naman yung Elmer's Blue Max. Uy, matigas. Hindi siya natunaw katulad ng isa. Ito naman sa school glue. Ganun din, no? Tunaw din. Dahil hindi sila pang outdoor katulad nung sa Elmer's Max. Ito naman Pioneer. Ayos din, matigas din. So hindi siya natunaw. Ngayon, babalikan na lang natin sa ibang araw para sa strength test din ulit. Kasi nabasa na sila eh. So yung Elmer's Glue Max tsaka Pioneer, okay sila. Hindi natunaw. Pero yung dalawa, yung regular na Elmer's Glue, na wood glue, tsaka yung school glue. So balik ko na muna. So welcome back guys! Medyo natagal na ako kasi may natinan pa ako mga scientific conference. Kaya hindi tayo nakapalitagal. So eto, pupuksan natin yung ating mga binabad. So eto na siya. Baka itambot na ito ng skypex. Yung school blue, tinatakta ko pa lang natanggal na kagad.
So nakita nyo yung school group. Ito na agad yung pinagdikitan niya. Tingnan natin itong regular Elmer's glue. Yung pang interior lang. Kung nag-break ko siya kaagad. No! So, nag-break siya kaagad. Try natin itong Elmer's Max. Kung saan siya mag-break. Kung sa glue joint pa niya or sa wood. Sabon siya ng break. Kaya, okay din. Kasi ito namang pioneer. So, kaya malakas din, no? Mas malakas naman kaya nag-break okay. Pero, yung glue joint niya hindi nag-break, pero yung wood mismo nag-break. So, isa natin. Mga nanalo. So, finally guys. Tapos natin experiment. Nakita niyo naman kung ano yung maraming naging results. Kaya, thank you for watching. Thank you guys sa pag-subscribe sa akin dito. Kaya, see you the next one. Pagpahan naman tayo. Ayun, thank you very much. And don't forget to subscribe sa channel ni Don J.Y. Project. Ayun, bye-bye naman sa kanya. Bye guys! Thank you. So guys, huwag sila lang natapos na. Kala ko hindi na matatapos. Finally, nakita na natin yung results. Pero, okay naman pareho sila, di ba? Wood glue max, then yung pioneer na wood glue, interior and exterior. So, ano bang gusto nyo? Yung isa, $236 milligrams, tapos, ang presyo niya, $194. Imported, made in USA. Ito namang Pioneer Wood Glue, 500 grams. Ang bili ko dito, $129.75. So, kaya na, you do the math. Kasi, nag-experiment na kami. Pero, syempre, ano ba yung mga bibilihin natin? Kung saan tayo makakamura at maganda, pwede naman, di ba? Ang dapat lang siguro i-improve ng Pioneer Wood Glue itong label nila kasi baka yung wood glue din ang ginamit nila dito kaya madali matanggal. So guys, yun lang. Thanks for watching and thanks sa pagtsatsaga nyo and see you on the next one.